sun melts my heart. 봄의 향기를 담은 그대를 보며 그냥 웃음만 짓게 돼. Don't know what to say. You are just like one spring day. 설레임을 주는 걸 언젠가부터 So guys, ang topic na to karon about sa advice for children and parents, between the children and the parents. So, kung ang sagit ang tama na agabuhat, pasa ko ah, isa ko ka-parents, mo-accept mo ko sa'y na ako'y mga shortcomings towards ako ang anak sa akong asawa. Then, muna akong ginaay o ginatanaw ng asa ko dapat mag-adjust kay bilim manta perfect sa pagkakaroon. Although nanatay espiritu sa Diyos, pero dili ka perfect na ang mga bagong tubo karoon po. Mag-tanaw po na sa to. Nya kasi sabi ng mga millennial karon, mga millennial children, mutumbag na sila. Mutumbag. Basta na sa katarungan. Dili para sa unang panahon na pag ang ginikanan mo badlong na ikaw anak, wala ka. Hilom lang yun ka. Kay ginikanan na sila. Kasi tama ba sila? O sa'yo, mahilom ka. Pero karon ang mga children karon, lahi na. Mutubag. Napamanggali. Mga case, panggali. Badlong mo ni mo. Sige. Mag-suicide ko. Ang anak na mga suicidal mga kung ba? Mga attitude. Ihadlok ang parents about anak. So, ang parents mauknol. Lili makalihok. Kay kasagaran man na. Ilam din irasun nga mag-suicide ko. Oh, at kung may aging kuan, nagka-uyab, hindi patay nila ang iyong parents. Mag-uyab, buta sa sipik tam, di balita mo na. So, tungkol po na sa iyo na sa parents o sa iyo sa kuan mo na nga. Karong adlaw, atong tanawan ang advice sa Bible. So, advice for children and parents. Number one, children, obey your parents in the Lord, for this is the right thing to do. Honor your father and mother. This is a very important commandment with a promise. Number three, so that it may go well for you in that you may have a long life on the earth. Fathers, do not provoke your children to anger, but bring them up by training, instructing them about the Lord. So, sa number one, i-address sa children, ikaw, anak mo ka sa Ginoo. Anak ka sa Ginoo. May mga tendency nga ikaw makatubag ka, labi na ka millennial age ka, millennial children ka, matubag gid mo kung naa mo sa katarungan. Gusto mo na yung isulti sa pulong sa Ginoo, Maria. Children, obey your parents in the Lord, for this is the right thing to do. Obey your parents in the Lord. Kaya ang tanan ni mong kanang imong parents na Kristohanon o anak sa Ginoo, maupunay imuhang parents in the Lord, spiritual father niyo mo. Dili lang na siya biological father niyo mo. Maupunay imuhang spiritual father. I-honor niyo mo na siya. I-honor niyo. Masimba kayo mo nga ba siya unbeliever ko na nga amahan, iuno ni Joseph sa iyang pagkaamahan. Ayaw tubag-tubag ka. Mo-explain ka
sa imong side, pero ayaw tubog-tubog ka na ikaw din ang tama. Ha? Anak? Mga anak? Kaya ano? Sa two, honor your father and mother. This is very important commandment with a promise. Muna'y dapat imabuhaton. Dili ka magtubag-tubag. Dili ka magtibad, magyaw-yaw sa luyo, kay gisugo ka. Na dili ka, wala kay katungod nga problem sa ilaha. Wala kay katungod nga, ah, ingani ko pagkad ako sa kamipa ko, nakita na ko ang inyong mga binuhatan, nakopya na ako. Inood mo na, pero ang mga negatibo rin po ang inyong ginapangita, ang mga positibo day, ang positibo nga gibuhat sa inyong sa mga ginikanan. O ka lang panganak ni mo o paanak ni mo mabuhi ba ka aning kalibutan na kung wala na imong ginikanan? Ha? Children? So i-honor ni mo siya ang pag-honor kung unsay gisulti sa ginikanan imong i-obey ni mo nung itugyan sa Ginoo kung isang sayop ng gini sila sayop ng gini sila ayaw na isulti. Kaya nga no, walay ginikanan nga mo hatag o kasakit sa iyong anak, kundili kaayuhan sa iyong anak. Ha? Mga millennial ng mga children, kay kamo mga mutibad yung magbaba. Ha? I-honor naman sila, pag mutibad ka, wala, nawala ang iyong honor. So, wala na kay respeto, wala kay honor. So, unsa may consequence na. Sa 3, so that it may go well for you in that you may have a long life on the earth. Oh. Kasi sure, Tidre, kung magsikusukul sa inyong ginikanan, dili ka magdugay. Mauna ka mapuhok, mauna ka mamatay. Mayroon ka. Ang sumayon, kuya, tinuod na. Oh, example na ko, ha? Example na ko siya. Kuha. Ang ako ang mama, siyempre, ako mama na, amin ako, naana siya siyam ka, igsuon. Ang ako ang mama, dili na mutubag masikasapan sa ginikanan. Labi na sa akong lula. Dili na matubag. Maghilom lang na siya. Maubi. Kung siya yung ang gusto sa ginikanan. Kay mama ng kasakaraan. Maubi. Kaya nga nung wala may ginikanan nga mo. Muhatag kung kadaot sa iyong anak. Kaayuhan na siya mga anak. Sa mga anak niya. So, ang gibawa sa kong mama, mayubi. Maghilom lang. Kung ato sa suok, maghilak. Kung nagi siya gusto nga, ipasam, masulti, pero makatarungan. Pag masulti nga, ayaw na pagpangatarungan. O dito ka suok, magampo, maghilak, maghilom, humble. O. Ang ako mga eksoon sa ko ang mama, mga isog, masukul o ginikanan, kasabaan pa akong lula, Kasabaan. So, kay kasabaan manin mo yung ginikanan, isukul ka. Huwag ka mo respeto. Huwag ka mo honor. Sumuti na hitabo. Huwag siya na hitabo. Kasi may nabilin. Ang nabilin sa mga iksoon ni mama ang katong kinamanghura niya ng lalaki o ang akong mama ang 7 wala mo itong kinamagulangan na si Felix na bata pa namatay o tila mo ang 7 na matay
Kanganuman. Sila ang nauna. Matay na ang tao. Kaya ngayon muna sa kulong sa Ginoo nga, a man is appointed to die at once. Sa Hebrew. Diba? Pero, na ay mauna. Ang nauna, katong gisulti sa 3, sa 2, honor your father and mother. This is a very important, ha? Commandment with a promise. So that, number 3, so that you, it may go well for you and that you may have a long life on the earth. Para na kay kinabuhi ng mataas diri sa kalibutan kung iuno ni mo amahan o ang inahan. Nakaroon to siya, di man tumauno. Kasi may mga saba ka ginikanan. Masukul ka sa ginikanan. Magtipad ka. Pag magtipad ka, maigo ka sa si tawagan nila, gaba. Gaba. Tapos muna ni siya. Mauna ka. Mauna kang kamatay. Sa ako muna nga akong ginaampro sa akong kaanak. Nga unta. Magpadayon na yung pagkabuutan. Nga, kung mag-istorya siya sa mami niya, go as will. So that it may go well. Kung na siya pangayo, oh, sumusuporta man mi. Anak. Pero, warning po na ako na siya, inyo ha, sa kong anak, apil anak, ayaw og sukol sa ginikanan. Ayaw og tibad. Kay, kung sumusukol ka, na ang gisulti na sa Biblia, mauna mo kawala. Dili ka matagaan o kinabuhian ang mataas. Kaya nga naman, isukol ka man. Di ba? So, muna guys, muna akong itambag sa inyong mga anak. Ayaw magsukol sa inyong ginikanan. Para na may long life. Ingon din sa Paul, Ephesians 6:4, Father, do not provoke your children to anger, but bring them up by training and instructing them about the Lord. Ang sa advice diri, ingon siya dito na, Amahan, ayaw, pasok ka ay mong anak. Kaya tungkol kay amahan ka, ingon na lang pasok un, masiyo, wala ka sa lugar, imong parespituun. Kaya tungod amahan ka, ayaw. Ayaw, pasok ka. Pero itrain siya. Itrain siya about sa Ginoo. Kung wala pa kay Ginoo nga amahan, dawato ni mo si Jesus, Jesus Kristo, na personal mo na Diyos. Magbasa ka sa Biblia para na kay guidance. Ayaw, yun. Ayaw og course nga ang imong anak masuko nimo. Kaya mo na ang course nga ang imong anak dili mo respeto nimo. Una. Ha? Ginikanan? Muna na ako ang ikasulti sa inyo.